Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan ko sa Luzon, Visayas, and Mindanao, lalo na po sa mga kamaster ko. And welcome back to my YouTube channel po. Sa araw na to, gusto ko na naman pong i-share sa inyo kung papaano po ba alamin ang limang klaseng rotary switch. Ito po. Ito po yung rotary switch. Paggamit po natin ay mga aircon na manual, hindi po inverter, hindi po electronics. Ito po ang gamit natin, rotary switch. At ito pong rotary switch ay may limang klase po. Limang klase po. Ito po sila. Okay, 5 kinds of rotary switch. 1 speed fan, 2 speed cool, 1 speed fan, 3 speed cool, 2 speed fan, 2 speed cool, 2 speed fan, 3 speed cool, and 3 speed fan, 3 speed cool. Ito po ang alamin natin kung paano po ba ito matitrace. Okay? Okay, ang una po natin gawin, dapat po tayo, meron tayong, it's either digital or analog na multi-tester or clamp ammeter po. Gamit po yung mga test prod niya or test proof. At ito pong rotary switch. Okay. So ang kailangan po natin ay kumuha ng bond paper at saka ball pen. Ito po. At kailangan po nating gumawa ng chart po para paglagyan natin sa mga terminal na ipipair natin. So, una po, chart. Like ganito po. Okay, at ilalagay po natin yung mga terminals kung ilan ba. So, dapat po nating i-label yung mga terminals. Lagyan po natin ng label. Like, for example, ito po. Nakikita nyo, itong nakahiwalay na to, lagyan po natin ito ng 1, 2, 3, 4, 5. So, ilagay po natin dito. 1, 2, 3, 4, 5. Kung ilang terminal meron tayo, ilalagay natin hanggang 6 po or ilan po. Okay? And then, maglalagay po tayo dito ang banda na to. Pababa, settings po yan. Okay, settings po. Kung anong settings siya. From off, fan, or low fan, medium fan, high fan, or low cool, medium cool, and high cool. So, ito pong gawin natin. At, pag uumpisa na po natin, since meron na tayong label sa mga terminals niya, ipipairing po natin siya at kukuha tayo ng isang common. Okay, like for example, ang gawin nating common po ay 1. So, kukunan po natin ng resulta or continuity. Basta switch po, laging tandaan, continuity lang po ang pag-check niyan. Continuity or open, okay. So, since 1 po yung common natin na terminal, ipipair po natin sa lahat. Ito na po ay magiging 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Ganyan po ang pagkuha
ng continuity po para malaman po natin kung anong klaseng rotary switch po ito. Okay? So, pag 1-2 po, dapat meron po siyang resulta. It's either open. Okay? Open means nakalagay po ay infinity or close contact naka-zero po. Continuity. Infinity or continuity lang po ang resulta. Okay, umpisahan na po natin. Like for example po, sa mga nakuha natin dito, gamit po yung multi-tester natin or clamometer na nakasetting po sa resistance. Okay, example lang po to. So, sa sinabi ko po sa inyo, gamitin po natin yung common terminal at kukunan natin ng resulta. Lahat ng terminals po. Okay. So, set po natin sa resistance. Okay. And then, hanapin po natin muna yung common na settings, which is off. Okay? Ang off. Pag off po siya, lahat po ng terminals, ito po, lalagyan na po natin ng off yan. Okay? Lahat po ng terminals ay wala pong contact. Ayan. Off po yan, meaning off. So, infinity po, walang hindi gumagalaw. So, meaning, yung off off na settings po ay walang contact. Off na setting sa lahat ng terminals, no, ay wala po siyang contact. So ito na po. For example, ito po yung nakuha natin. Okay? 1, 2. Lahat po ha, sa off ha. 1, 2, wala. 1, 3, wala. 1, 4, wala. 1, 5, wala. And then, proceed to the next setting po. Okay? Like for example, ito po yung nakuha natin. No? Nakuha po natin yung 1 speed fan, 2 speed cool. Ito po yun ang mga result niya. Okay? From off, lagay po natin sa susunod na. Ikutin po natin sa susunod. At ito po yung nakuha natin. Okay, assuming na fan lang po. 1 speed fan, 2 speed cool. So, yung 1 at saka 2 niya, no? 1, 2, ibabase po natin dito ang 1-2 niya. 1-2 wala pong contact, ha? Pero since yung 1 po ang common natin, lalagyan po natin yung 1. So 1-2 wala. 1-3 meron. Okay? 1-4 wala. 1-5 meron. Okay, so yan pong nakuha natin na resulta sa kasunod na inikot natin. Sa susunod po, okay, ganun pa rin, titester mo dito, 1-2, ito na po, 1-2 meron, 1-3, wala, 1-4, meron, 1-5, meron. Yan po din yung kasunod niya. At,
Sa huli po, last na ikot. Okay, tester na naman. Pairing. 1, 2, wala. 1, 3, meron. 1, 4, meron. 1, 5, meron. Okay, ito po ang nakuha natin na resulta. Lahat po. Okay? So, meaning itong rotary switch na to ay 1 speed fan, 3 speed cool. At ano-ano po ba yung mga terminals niya? Ito po. Yung terminal number 1 na ginawa natin common, meron siyang contact lahat aside from off. Kasi off, wala talagang supply, walang contact, no? Walang kuryente na po pampasok pag off. So pag kasunod ng off daw, either nag-fan siya, meron. Hanggang nag-low cool and high cool, merong contact. So, tatlong contact niya. Okay? From fan, low cool, and high cool, tatlo. Kaya ginawa po natin siyang line 1. Okay? At number 2 terminal. Okay? From fan, dito muna tayo, from off, wala pa rin, off eh. So, from fan, 1, 2, wala na siyang supply. No? 1, 3, meron. 1, 4, wala. 1, 5, meron. Okay? Fan yan. Number 2 yan, ha? Kung titingnan natin dito, lahat siya, from fan, low cool, and high cool, yung meron niya ay ang low cool lang. No? So, ang pagkakaalam ko sa 1 speed fan, 2 speed cool, yung speed po ng fan motor natin ay 2. No? Low speed and high speed. Yung speed po, ha? Speed po ng fan motor natin, 2. Hindi po yung compressor. Yung fan motor, yung speed na ginamit po dito ay 2. At ito pong rotary switch na ginamit po din dito ay 2 po din. Ha? So, it's either low or high. So, terminal number 2, sa nakita natin dito, may contact siya sa low cool. Okay? So, yung terminal pala na to ay ginamit po sa low speed. Kasi naka-low cool siya, oh. Wala naman siya sa high. Okay? Wala siya sa high. Okay? So, tandaan niyo, ha? Terminal number 1, line 1, terminal number 2, low speed. Now, proceed tayo sa terminal number 3. Okay. Terminal number 3 po. Ayan. Sa fan po, nakakuha po tayong resulta. 1, 3. Meron pong contact. Okay? Sa low na naman po, low cool, wala pong contact sa number 3. Oh. Kita nyo? Sa high cool, meron po siyang contact. 1, 3. Ha? I-set aside na po natin tong terminal number 2 kasi sa low speed na po yan. So, nag-focus tayo sa high speed. Okay? So, ito na. Makikita na po. Mga kababayan, mga kamaster, yung terminal number 3 pala, oh, naka-hilera siya sa low cool, high cool, and from high cool, naka-hilera din siya sa fan, which is, ang fan ay isa lang na speed ang ginamit. So, ang fan pala, pag ganun mo sa fan, ang ginamit na speed ng fan ay high speed. Yan po. Yung high cool at saka fan na high speed ay magkahilera po. May supply po yan. Oh. So, itong terminal na to ay high speed po. High speed. Okay? Next po tayo. Sa terminal na to. Ito pong terminal number 4. Kitang-kita po natin, pag fan mo, walang contact po, terminal number 4.
So ano kaya yan? Okay? Paglagay mo po sa low cool, meron po siyang contact. From line 1, binigyan niya po ng supply dito. From high cool, meron din po, oh, binigyan ng supply. So tandaan po natin, pag set nyo po ng low cool, hindi naman po yan magiging high cool kasi hindi mo pa sinet yan. Ha? Kasi manually, kailangan mo pong iikot yan, isa-isa. Okay? So isa-isa lang po yung speed na magagamit mo. Pero itong terminal na to ay ginagamit po sa compressor. Kasi nakita nyo, low cool. Pag sinabing low cool, kasama na po ng fan ang compressor na tumatakbo. Okay? So, ginagamit dito sa low cool, ang speed ng fan ay low, ito po, at compressor. Okay? So, ang terminal na to ay ginagamit po sa compressor. And high cool, line 1, sinuplayan po siya ng supply at gamit po ng high speed na fan motor. Okay? Sana po naintindihan nyo, mga kamaster, mga kababayan ko po. And last po, last but not the least ay ang terminal number 5. So, terminal number 5, halos kapareho po siya, kapareho po talaga siya ng line 1. So, pwede po ba natin pagpalitin yung terminal number 5 at saka 1? Pwedeng-pwede po. Pero, sa rules po natin, no, yung standard rulings po, kailangan po nating ihiwalay yung line 1 po or yung supply. Kailangan ihiwalay natin. Kaya po, kung ako sa inyo, ito po talaga gagamitin natin yung nakahiwalay, line 1, which is number 1. Okay? Number 5 is air swing motor. Kasi, tingnan nyo, sa off, walang supply talaga, no? Walang kuryente. Pag fan nyo, pwede nyo pong i-on yung air swing motor nyo or air swing switch, no? Pag low cool, pwede din po. High cool, pwede din po. Kaya, itong air swing motor po, which is terminal number 5, ay kapareho po ng line 1. So, tandaan po natin, mga kamaster, ha? Yung line 1 po, dapat lahat ng terminal niya, settings ay may supply, air swings, meron din po, air swing motor, compressor, kung tatlo po, low cool, medium, high cool, kailangan tatlo din po yan. So, kung dalawa lang, low cool at high cool, kailangan dalawa lang po. At yung high speed po, kailangan po nakatapat po sa high cool. At kung ano man gamit ng fan, kailangan nagtatapat po yan siya. Makikita po natin sa susunod po na speed po na ginamit ko. Okay? At least po, nakita nyo po dito na kung ano po ang mga contacts dito sa ginawa natin na chart. Okay? Yan po mga kababayan. Ito po ang 1-speed fan, 2-speed cool. At mga kababayan, kailangan nyo pong subaybayan po yung part 2 ng tutorial na to para malaman po natin yung mga sumusunod po na kinds of switches po. Yung na-discuss po natin ngayon kasi umpisa pa lang, marami pong explanation, ito po yung na-discuss natin ngayon. So, sa susunod na video po, itong apat na to ay i-discuss na po natin. At least, meron na po kayong idea kung paano po ginawa yung pagkuha ng 1-speed fan, 2-speed cool. At ano po yung mga contacts niya.
So pag-aralan po nating mabuti. So mga kababayan ko, doon po sa mga baguhan at sa kakamaster ko, don't forget to subscribe po yung channel ko at pakipindot na rin po yung notification bell para sa susunod po na video tutorial ko po. Magandang araw. God bless us all po.